Purihin ang Panginoon. Ito pong araw na ito ay matagal po namin pinanlangin tong araw na ito kasi ito po yung araw na ano, lahat po tayo ay nag-prayer for three, no? Nag-invite tayo ng mga friends natin, nananalangin po tayo, no? Actually, I'd like to share a very important topic sa hapon pong ito. Ito po yung ano, no? Yung when God visited a person, ano po nangyayari, no? Nasubukan niyo na po bang kayo bisitahin ng ating Panginoon? Or probably, yung salitang bisitahin ka ng Diyos, parang isang mahiwagang salita. It's simply God came to you and God want to reveal Himself to you. Ilan po ibig sabihin nun? Okay? Do you have any experience na one day, God just came and show up to you in a very sincere way, in a very totally different way, and you know it's God? Okay? Ito po yung isang istorya na to, no? Now, may bubuksan po akong talata sa Biblia para po makapagsimula ako. Ito po yung istorya po ni Obed-Edom. Isa po siyang presence lovers. Okay? Ang topic ko po ngayon is the presence lovers. Okay? Ito po yung naisipan kong i-title po dito sa message na ito kasi nakita ko po mahalaga po yung ano, yung presence lover. Yung na-in love ka na ba sa Diyos? Iyon po Tagalog niya, no? The presence lovers are people yung na-in love sa Panginoon. Actually, for so many people, they don't really understand how to be in love with God. No, we know how to be in love with an opposite sex. We know how to love our parents, our children. Pero naranasan nyo ba yung na-in love ka sa Panginoon? Okay? You become a presence lovers. Okay? So ito po yung ating pupuntahan because there is something on it. No? Ano ba meron pag na-in love ang isang tao sa Diyos? Well, pag ikaw po yung na-in love sa isang babae, magkakasyota ka or one day makakapag-asawa ka. Yun ang premium mo. Pakakasalang ka, makakasama mo siya habang buhay. Kapon po, galing ako sa Cebu, meron pong ikinasal. Last Friday, may kinasal po doon. I went there with my wife. And we enjoyed the wedding ceremony. Because ang pagsasama po ng mag-asawa ay isa pong aktibidad ng na-in-love sa isa't isa. But have you ever experienced being in love with God? Okay? Dito po sa 2 Samuel chapter 6, i-share ko po sa inyo ang isang experience ng isang taong na-in-love sa Panginoon, na-in-love talaga siya sa presence ni Lord. Tapos, may nangyari sa life niya na napakaganda na yun po yung gusto kong i-share sa inyo na dapat hindi po ninyo ma-miss. Okay? So, let me start reading the second book of Samuel, chapter 6, verse 8. Then David, andyan na ba mga kapatid? Ayan. Then David was angry because the Lord's wrath broke out against Uzzah. And to this day, that place is called Perez Uzzah. Namatay po to siya. Siya po kasi pumigil na tutumba yung Ark of the Covenant. Sinalo niya. Namatay po siya kasi improper yung pag-handle ng Ark of the Covenant. No, verse next. David was afraid of the Lord that day and said, how can the Ark of the Lord ever come to me? So, wait a minute. Itong Ark na ito, may dalawang trouble na ginawa to. Una, for the last 20 years, nawala po yung Ark of the Covenant sa nation of Israel. For one reason, the nation of Israel fight against their enemy. They brought the Ark of the Covenant, pag sinabi pong Ark of the Covenant, para po siyang isang malaking kudradong kahon. Okay? Like for example, ito, mga ganun po kalaki yung Ark na yun, no? Pero doblehin mo yon. Sa loob ng Ark, na hindi yung Ten Commandments, na hindi po yung piece of manna, ng bread, coming down from heaven, nakalagay sa loob. Pangatlo po, yung baston ni Aaron, na doon po yon. Gold, covered with gold, may inlay ng gold, yung Ark of the Covenant. Isa po siyang box na malaki. Pinubuhat po yon to symbolize God's presence. So every time you read the word, the Ark of the Covenant, it represents the presence of the Lord. And the presence of the Lord was nandun po sa loob ng Moses Tabernacle, tent, yung tent na yon, yung tabernacle po na yon, nasa loob yung ark na yon. But every time they go to war, dinabas nila po yung ark na yon, binubuhat ng mga priest. And then they will engage in war. And every time they go to war with the ark, it means with the presence of the Lord, lagi silang nananalo. Until one day,
Yung mga tao, akala nila yung Ark of the Covenant, yung presence of the Lord, ay ginawa nilang agimat. Parang kasama, kahit gumawa tayo ng kalokohan, basta kasama natin yung Ark, sigurado tayong panhalo. That day, they were prostrated because natalo sila. They were routed by the enemy. Sa sobrang bugbog nila, sa sobrang talo nila, iniwan nila yung Ark dun sa enemy's land. So, kinuha ng enemy yung Ark na yon at inuwi nila sa kanila. Nung nilagay po nila sa kanilang, kasi sabi nila, ito yung Ark of the Covenant ng mga Israel. I don't know if they know that that is the symbol of the presence of God. Nilagay nila po doon sa kanilang templo na mayroong mga Diyos-Diyosan. You know what happened? Pag-iwan nila nung bawa po, andyan po yung malaking Diyos-Diyosan. Kunyari, ang itsura niya kabayo o kaya malaking bull, no? Diyos-Diyosan po yung bato o kaya kahoy. Pambihira nung iniwan nila. Kinabukasan, lahat po ng mga dagon, yung Baal worship na ginagawa nila, lahat nakasubsub, lahat yung mga idols nila doon sa Ark of the Covenant. Nagtataka yung mga Philistine, ba't ganito nangyayari sa kanila? The next day, nilipat nila sa panibagong temple ulit. The next day, pagtingin nila, nakasubsub na naman. Until they got, natakot na sila, isoli na lang natin to. Dinala po nila ito sa isang, yung natitirang anak ni Saul, na buhay na si Abinadab, na isa pong Levites. Nilagay doon po sa bahay, until finally, sa sobrang takot po ng mga Philistine, iniwan na lang nila yung ark kasi naramdaman nila, pinaparusahan sila ng Diyos. So iniwan nila sa isang kanto na malapit sa Israel para makawa ng Israel, or else baka daw isumpa sila ng Panginoon. So iniwan na lang nila, and then for the next 20 years, it was there sa house ni Abinadab, yung anak po ni Saul. Yan ang background po niyan. And then one day when David, after 20 years, he discovered that the Ark of the Lord ay wala na sa Israel. So nung naging hari siya, ipinarecover niya itong Ark of the Covenant. Apparently, nag-call siya ng around 30,000 army para puntahan yun at kunin. Yan po yung background niyan. At nung kinukuha po nila, ewan ko kung ano naisip nila, nilagay nila sa... Improper na pagdala po ng kariton. Nawala. Test, yan. Improper po na dalin, ipatong sa kariton. Yung ang proper po nung binubuhat. So unfortunately, ginawa nila yung improper, yung nilagay sa kariton, karitela, tapos hinihila ng kalabaw, ng bull. Alam nyo po, nung tam na to, gumugulong na, nako, natumba ngayon. Nung matutumba, syempre, yung mga priest na doon nanonood, tuwan-tuwa sila, hindi sila nabibigatan, kasi nilagay nga nila sa kariton, hindi nila alam, bawal ilagay sa kariton yung binubuhat talaga ng priest yun. So minali nila. It so happened, nung nalubak, nalaglag ngayon yung ark. Si Uzza, sa istoryang ito, tumakbo siya ngayon. Sinalo niya kasi malalaglag. Pag hawak niya doon sa ark, patay ka agad siya. He was struck by God. David find out na may namatay kasi ganun nga nangyari. Natakot po si David. Ayan po, kaya yan po ito. David was afraid of the Lord that day and said, "How can the ark of the Lord ever come to me?" Nung malaman niyang namatay, si Uzza, isang priest po ito namatay, parang nagkaroon siya ng malaking problema. Ano sabi niya? "How can the ark of the Lord ever come to me?" Yung, remember, the ark is the symbol of God's presence. Sa atin po mga Pilipino, dahil hindi po tayo taga-Israelita, medyo hindi po natin ito naintindihan. Pero ang simple lang po ang desire ni David. Gusto ko yung presensya ng Panginoon, sabi niya. How can the presence of God ever come to me? Say that word, come to me. When was the last time you prayed that the presence of God would come to me? Yan po tanong na yan. Yan po yung isang tanong na dapat sagutin ng bawat Pilipino. Nagkaroon na ba kayo ng prayer? How can the ark of the Lord ever come to me? Si David, 20 years, wala yung ark. Gusto niya nang kunin. The motive was right. He just want to bring back the ark back to the city of David. But unfortunately, because of mishandling the presence of God. Now, take note. You don't mishandle the presence of God. Don't forget that. Huwag niyong i-mishandle ang presence of God kasi sa istorya po dito, may namamatay kapag mini-mishandle yung presence of God. So what happened here, sabi po,
Bible natin, David's prayer and desire is, how can the ark of the Lord ever come to me? Parang ano siya dito, sabi ng Bible, natakot at tinanong niya po yan. Pagdating po ng verse 10, ang sabi po ng Bible, he was not willing to take the ark of the Lord. Ibig sabihin, he was not willing to take the presence of the Lord to be with him in the city of David. Instead, he took it to the house of Obed-Edom, the Gittite. Tingnan niyo po ito sandali. He was not willing, sabi ng Bible, hindi na siya willing, unwilling na siya na dalhin yung ark, the symbol of God's presence. Hindi niya willing. Tapos, instead, he took it to the house of Obed-Edom, the Gittite. Parang nagdante sa isang kalye po. Dumadaan sila, namatay. Tigil lahat, 30,000 army, stop. Paano to? May namatay, sir. Ayaw na nilang hawakan. Nag-order si David, iwan nyo na lang muna. Baka may problema tayo, baka mamatay tayong lahat pag gumalaw yan. So ginawa nila, dinala nila sa bahay ni Obed-Edom. Next verse, ang sabi po sa verse 11, eto nangyari. Okay? The ark of the Lord remained in the house of Obed-Edom, the Gittite, for how many months? For 3 months. And the Lord, what? Bless him and his entire household. Teka muna, mukhang baligtad. Kanina, binubuhat yung Ark of the Covenant, may namatay. Dito iba, nung ipinasok sa bahay, yung presence ni Lord, yung Ark of the Covenant, merong isang magandang resultang nakita at ating babasahin, the Lord bless him and his entire household in a matter of 3 months. Now take note, before these things happened, it was in the hands of the Philistine for 20 years. Niligay ito sa kamay ni Abinadab, pero hindi sinabing pinagpala sila. Because, huwag niyong kakalimutan ito, the presence of God must be handled with love and obedience to God. Marami po, hindi ho alam na maraming Pilipino, paano tayo mag-handle ng Diyos? Or how do you handle the presence of the Lord? Well, they mishandled the presence of God, someone died. But when somebody handled it properly, look at what happened to them. The Lord blessed him, si Obed-Edom. The Lord blessed him and his entire household. Hindi lang daw siya, yung buong tahanan niya. And then in verse 12, ang sabi po ng Bible, now King David was told, sinabi sa kanya, the Lord has blessed the household of Obed-Edom and everything he has because of the ark of God. Because of the ark of God. Nabasa nyo? Bless si Obed-Edom because, ito yung dahilan, because of the ark of God. Na bless si Obed-Edom because of the presence of God. So David went to bring up the ark of God from the house of Obed-Edom to the city of David with rejoicing. So sabi ng Bible, may nagsabi kay David, sir, yung ark po na iniwan nyo kay Obed-Edom, may nangyari po sa bahay niya. Pinagpala. Everything he has, sir, nabagpala sila. So David went to bring up the ark of God. Kinuha. Sabi niya ganito, iuwi ko yan sa Jerusalem na ulit. And the seed, sabi ng Bible, David take the ark to the city with rejoicing. Yung istorya pong ito ay pwede nating matutunan patungkol po sa buhay natin. No? Tingnan niyo po yung epekto ng isang lovers of God's presence o presence lovers. Tingnan niyo po yung effect ng loving God ng isang tao. Okay? Ang una pong napansin ko dito, there is a surprising opportunities na na-unfold sa life niya. Meron tinatawag na surprise. Can you say the word surprise? Naniniwala ba kayo, may surpresang iniahanda yung mga taong nagmamahal sa Diyos? Yung mga nagmamahal sa presensya niya, may surprise sa iyo si Lord. Alam niyo po, kung kayo po ay first-timer dito, at siguro nung habang umaawit tayo, nararamdaman niyo yung presence ni Lord, lahat po ng nagmamahal, ay baka hindi niyo pa po nasisimulang magmahal sa Diyos. Diba? Mas mahal natin ang sarili natin, mas mahal natin ang kasalanan. I encourage you, subukan niyo magmahal sa Diyos. Merong sorpresa.
Okay? Itong sorpresa na ito, itong bagong opportunity, in-unfold ito sa kanya. Okay? Sabi ng Bible, David would not move the ark of the Lord with him in the city of David, but David took it aside into the house of Obed-Edom. Tingnan niyo po sandali si Obed-Edom. Isa po siyang Levite from the house of Kohites, na ang ibig sabihin ng Obed-Edom, ang pangalan niya means the servant of God. Ito po ay dinala sa kanya yung tinatawag po nating Ark of the Covenant, yung symbol ng presence of God. Alam niyo po ba na Obed-Edom was not expecting this divine interruption into his life and his household? Hindi niya ine-expect na surprise siya kasi meron dumating sa buhay niya yung Panginoon. Tingnan niyo po ito mabuti. Ito tawag ko dito, divine detour. Well, sabi ko nga eh, everyone had their eyes on Jerusalem. Iuwi na natin. But you know, at this moment, God's eye is on this no name, no public figure, just a man living his life. Ito po yung walang iba si Obed-Edom. God has a heart for this man because God knows that this man, Obed-Edom, loved God's presence. Alam niyo po, yung pagmamahal sa presensya ng Diyos, hindi ito popular sa mga Kristiyano. But I want to popularize it. Lahat dapat ng tagadulos, lahat ng mananampalataya, maging presence lovers tayo. Taas yung kamay na gusto mo maging presence lovers. Mukhang malungkot. Sino niniwala, we need to become presence lovers? Ha? Well, meron kasi magandang resulta to eh. Sabi ng Bible, hindi nag-e-expect itong si Obed-Edom ng isang divine interruption until one day pumasok yung ark sa bahay. Nako! Mga tao po ngayon, parang salat na salat sa blessing. After pandemic, lahat nagkukumahog. Magkaroon ng trabaho, magkaroon ng negosyo, makarecover financially. So talay tayo, ginagawa natin ganito. Huwag muna tayo magsimba, may trabaho. Huwag muna tayo magpuri, may trabaho, may negosyo. Mali eh, baliktad. Dapat po sa panahon po ng panahon natin ngayon, mas lalo tayong maging presence lovers. Alam niyo po ginawa ng Panginoon? God wants to take a detour into your life. And God wants to open up a whole new future for you. Huwag niyo po nga kalimutin yan. This is unexpected for Obed-Edom. This is totally unearned by him. This is total grace visitation that changed everything. Alam niyo po ba na bago ang lahat ng buhay niya simula nung dumating yung ark sa buhay niya? Yung iba sa inyo, 30 years nang hindi nababago buhay niyo, ganun ka pa rin. Subukan mo naman. Mag-isip ka naman. What if God can come to you, your family, your house, the presence of the Lord? Do you know that God loves to surprise us with His goodness, His plan, His ideas, His secret? He wants to bless us, no? Itong si Obed-Edom, wala siyang kamalay-malay. Ordinaryong tao lang po to. Hindi to sikat, no name to eh. Pero something special happened to him. His life was totally changed and transformed. For that one reason, he welcomed the presence of the Lord sa kanyang life. Nabigla siya ngayon, no? Siguro siya'y nangangarap, hindi nangyayari yung pangarap. Yung pangako sa kanya, parang nakalimutan na. So, ano lang tayo, routine na lang. May mga ganitong buhay po, routinary, yung ating discouragement, routine. Pag mga akinse, madi-discourage ka na kasi pambayad sa tubig, sa kuryente, dadating na, madi-discourage na tayo. No? Ganyan po yung nangyayari sa marami. Lagi na lang tayong discourage kasi kapos tayo. Pero sa kanyang kakapusan, sa kanyang discouragement, itong si Obed-Edom binisita ng presensya ng Panginoon. At makikita niyo po dito, nakaranas po siya ng sinasabi ng Bible na bless si Obed-Edom and his entire household. Mga kapatid, pag binabasa ko po ito, totoo po yung 1 Corinthians chapter 2 verse 9. Anong sabi ng 1 Corinthians 2:9? Eye has not seen, nor ear heard, ang sabi po ng Bible, nor have entered into the heart of man the things which God has prepared for those who love Him. May inihahanda ang Diyos doon sa mga presence lovers,
doon sa merong pag-ibig sa Diyos, mahal nyo, Panginoon, huwag naman puro mahal mo San Miguel Beer, Yossi, ha? Mahalin mo naman ang Diyos. Kasi po, sa mga totoong nagmamahal sa Diyos, basahin yung verse na yun, oh, the thing God has prepared for those who love Him. May nakahanda doon sa mga nagmamahal sa Diyos. Taas yung kamay na gusto mong makaranas nung una, oh, sabi ba sa inyo, hindi pa nakikita ng mata, hindi pa nadidinig ng kanyang tenga, ni hindi pa mo pa naiisip yung piniprepare sa inyo ni Lord. Yun ang nangyari kay Obed-Edom. Hindi niya ine-expect, hindi pa niya nakikita, nakadidinig, naiisip man lang. Nung pagdating ng ark, boom! Sumabog yung blessing sa buhay niya. Ibang klase. Alam niyo po, prayer ko, sa lahat ng mga taong narito, pag kayo naging presence lovers, puputokan din kayo ng katulad ng putok na pagkapala na yan. Ni hindi mo pa nakikita, nadidinig, o isipin man lang, dadating sa buhay mo to because pinakita mong mahal mo ang Diyos. Can I have a amen? Yung mahal mo ang Diyos, yung pag-ayaw niya, ayaw mo na rin. Yung gusto niya, gusto mo na rin. Yung plano niya, plano mo na rin. Why? Because you love God. Do you know that God loves to turn aside and surprise us with things that we cannot imagine? Tandaan niyo po yan. He bless us abundantly more than what you expect. Ha? Kaya nga po mga kapatid, ito po yung kailangan natin. Kinakailangan po natin maranasan na tayong lahat po ay pagpapalain. Yun po yung una. Surprise. Say that word, surprise. Taas yung kamay na gusto ma-surprise. In love ka ba kay Lord? Yan, maganda ano ha? So doon sa mga in love kay Lord dyan, may surprise ka kay Lord. Hindi ko alam kung ano yon. Pero ang sabi ng Bible ko na binasa kanina, yung surprise mo, hindi mo pa nakikita, hindi mo pa nadidinig, hindi mo pa naiisip. Dahil mahal mo si Lord, ibibigay niya sa iyo yung surprise na yon. Amen? Sino rito excited makuha yung surprise mo galing kay Lord? Pangalawa, ano ang effect ng pagmamahal sa presensya ng Panginoon? Ito po yung pangalawa. Anong effect ng pag-ibig sa Diyos? Pangalawa, magkakaroon ka ng divine mark season and it will settle on us. Okay? Mark season. Magkakaroon ka ng isang season, ng isang panahon, na bibigyan tayo ng pagpapala ng Panginoon. Sabi ng Bible, verse 11, ha, basahin ko, ha, the ark of the Lord remain in the house of Obed-Edom. The guy that 3 months, say that word, 3 months. Alam mo, ibig sabihin ng 3 months, 90 days. Yun po ang period. 3 months lang. Season niya, 3 months. Ha? Imagine the ark of God remain in his house for 3 months only. Ito po yung windows of divine supernatural visitation. 3 months lang siyang nag-stay yung presence, binisita siya ng Panginoon. Alam nyo, madaming nangyari sa kanya na mga it never happened before. Ha? Marami siyang mararanasan it might not happen again. It is a now visitation. Do you know that when God visits your life, it open up something? Ito pong 90 days na yon, ito po yung it's a special season that is preparing you for something greater. 90 days. Sa loob po ng 90 days, todo pagpapala. Siguro yung first week, wala pa. Second week, wala pa. Third week, nagsisimula na. Isang buwan, lumalabas na. Naku, tuloy-tuloy po. May tanong ko sa inyo. Sino sa inyo gusto mo bigyan ka ni Lord ng season of abundance of blessing? Ha? Ang ito ilan to? 90 days. Kanina pinag-uusapan namin. What if bigyan ka ni Lord ng 10 years na season? 10 years. Laging bumubuhos ang blessing. Taas yung kamay na magsasabing akin niyang blessing na yan. 10 years of blessing. Amen? Alam niyo po, meron talagang season eh. 3 months kay Obed-Edom, baka sa'yo, 3 years. Kaya lang, isa lang naman requirement ha. Love mo ba si Lord? In love ka ba sa Diyos? Ha? Gusto mo ba yung presence ni Lord? Okay, sa mga in love kay Lord, meron pong ipine-prepare na special season para sa'yo. Ha? Something greater and powerful ibibigay sa atin ng Panginoon. Ano sabi po ng Psalms 37, verse 23? The steps of a good man are ordered by the Lord.
and he delights in his way. In Psalms 31 verse 15, ang sabi, my times are in your hand. Tingnan nyo ha. My times are in your hand. Psalms 31 verse 15. Deliver me from the hands of my enemies and from those who persecute me. Ha? Ito po, napakagandang. My times are in your hands. Sabi mo nga sa katabi mo, may oras ka din sa Diyos pagpapalain ka. Ha? Sino rito yung ano? Mula bata pa lang. May mga tatay dito, nanay, gusto magkaroon ng bahay. Eh pag kinukwenta mo, mukhang marabog ka magkabahay. Pero alam niyo po, unahin yung mahalin ng Diyos. Unahin yung Panginoon. Ha? Huwag religious. Yung totoong pagmamahal sa Diyos. Baka mabigla kayo. Ha? Yung mga hindi mo nakita, hindi mo pa nadidinig, hindi mo pa maisip, yun ang ibibigay sa inyo ng Panginoon. I believe may season na inihanda Panginoon. No? Because God create a pattern of season in our life. No? Naniniwala po ako, ang bawat season ay sineset ng ating Panginoon. And we just need to recognize that season. And that season will work for us. Pare, 3 months lang o 90 days lang yung season na binigay sa kanya kay Obed-Edom. Todo-todo blessing. Ha? Ito pong season na yan, sa ibang salita po yan, Kairos moment. Okay? Bibigyan ka ni Lord ng isang fixed, isang definite opportunity, isa po yung special space of time marked by certain features so that God can extravagantly bless your life to prove that loving God will benefit us. No? Hindi naman siguro mamahalin mo sa atas, walang benepisyo, hindi po totoo yun. Kaya nga sabi po ng Ecclesiastes chapter 3 verse 1, to everything there is a season, a time for every purpose under heaven. Ano kaya itsura ng katabi mo yan pag dumating na yung season niya? Ha? Baka manghutang ka dyan siguro, no? Kaya ha? Baka makisakay ka sa bago niyang kotse. Ha? Hallelujah. Sino po niniwala panahon na yung season darating, ha? Huwag niyong kakalimutan, it is God who set the season for you. Ha? At God is also the season changer. Pag sinabi ko pong season changer, si Obed-Edom, yung life niya ordinaryo eh. Yung season niya pare-pareho lang eh. Pero one day dumating ang Panginoon, he changed the season of his life. Chinange niya yung season. Ha? Lagi na lang, diba ganito mga Pilipino, taghirap ngayon. Parang tag-ulan, tag-init, tag-bagyo, taghirap ngayon. Parang ina-accept natin na taghirap, season natin. Pero hindi ho natin naiisip, it is God who set season in our life. And it is God has the power to change your season. Mga kapatid, babaguhin ni Lord yung taghirap na buhay mo. I-change niya yung season na yan. If you begin to love God's presence. Pag natutunan mong ma-inlove sa Diyos, pag natutunan mo yung totoo, alam nyo, pag kayo na-inlove sa Diyos, gabi, umaga pa lang, maniwala po, tatalunin nyo lahat ng mga sa umagang hayop. Sa umaga po kasi, pag nadinig yung mga, yung manok, tak-talaok! Ibig sabihin nun, praise the Lord. Nauunahan tayo ng mga manok. Sa farm po, pag doon ako natutulog, yung mga manok, tumantawa ako doon. Mag-aalasing ko pa lang, tak-talaok! Nako, naunahan na naman tayo ng praise the Lord. Eh, may kambing din kami sa gilid. Yung mga kambing, sabi ng mga kambing, Amen! Amen! May kabit-bahay ako, may cow. Sabi ng baka, More! So, yung manok, tak-talaok! Praise the Lord. Yung kambing, sasagot, Amen! Yung mga baka, kalabaw, More! Eh, ikaw, natutulog ka ba? Sabi ng butiki. Tulog pa si sister, ang tagal magpuri sa Panginoon. Ha? Sino rito pag in love? Nako, tunay na pupuri ka sa Panginoon. Taas yung kamay na gusto mo magpuri para express mo yung pag-ibig mo. Eh, ba't pag sa shota mo, may pa-love letter ka pa message-message ka pa dyan. Pero pagdating kay Lord, ang tamad mo. Tapos gusto mo ng new season. Ha? Hindi po ganun ang buhay. Can I be amen? Sabi ng Bible, blessed be the name of God forever and ever. Tama po ba mga kapatid? Blessed is the name of the Lord. Sabi ng Bible, let us not grow weary while doing good, for in due season we shall reap if we do not lose heart. Tingnan mo yung katabi mo, sabi mo, paparating na yung season mo.
due season, darating na po yan. Tama po ba? Actually, yung season sa'yo talaga yun eh. Pag sinabi ni Lord, panahon mo na. Anak, panahon mo na. Sa'yo talaga yun. Matagal lang nire-reserve yun para sa'yo. Amen? Si Lord kasi may sariling kingdom clock. Meron siyang sariling kingdom calendar. Ayun ang abangan mo. Pag yung kalendaryo ng Diyos, wag yung kalendaryo mo. Ikaw, pag tumingin sa kalendaryo, di ba ganito tayo? Nako, lumipas na naman ang taon. Tumatanda na tayo. Sabi ni Lord, kalendaryo mo yan. Abangan mo yung kalendaryo ko para sa'yo. Abangan mo yung season na ibibigay ko sa'yo. Because it is God's who set divine mark seasons of blessing. Ito po yung ating supernatural windows open. Kaya nga po, there is a purpose in every season. God is always here, always moving. Dapat alamin natin yung specific times that God want to step in uniquely and differently. Maiisip mo ba na yung Ark of the Covenant ilalagay sa bahay ni Obed-Edom? Hindi ho eh. Pero, ang galing ng Lord, oh, biglang kinambyo, niligo sa bahay niya eh. No? Dapat yun, lahat ng mata nakatingin sa Jerusalem eh. Pero si Lord nakatingin sa buhay ni Obed-Edom. Sabi ni Lord, eto gusto kong pumunta sa bahay nito kasi eto mahal na mahal ako nito eh. No? Mahal na mahal ako. Alam niyo ba kung ano po ginagawa ng Diyos sa mga nagmamahal sa Kanya? Ha? Sino sa inyo mahal niyo, Panginoon? Ha? Kanina nag-uusap po kami dun sa aming incubation. Sabi ko dun sa mga leaders natin, pag mahal niyo, Panginoon, bibigyan kayo ng Diyos ng pabor. Can I amen? Do you know that it is God's pleasure for us to fully rest in His presence? Moment by moment, because God wants to spend time with you, with His presence, so that He could express His love to you. His favor will be upon you. So dalawa na mga kapatid, may surprise, merong season. Pangatlo, merong bago at merong ini-increase na blessing nire-release. Say that word, released. Lakasan nyo, released. Mayroong increasing bagong blessing nire-release sa buhay natin. Nung binabasa ko po doon, sabi ng Bible, and the Lord blessed Obed-Edom. Sa verse 11, ano? And the Lord blessed Obed-Edom and all his household. Sabi ng Bible, the Lord has blessed the house of Obed-Edom and all that belongs to him. Pagdating sa verse 12. So sa verse 11, sabi niya, all his household. Dito naman sa verse 12, all that belongs to him. Wow! Napakaganda po nung verse na yun, no? Sa 11, all his household. Sa verse 12, sabi, all that belongs to him. Sabi ng Bible, the Lord has blessed. Ano yung salitang bless? Ano yung blessing na word na yon? Makinig po kayo mabuti. Ang word na blessing sa binasa ninyo, and the Lord blessed the household of Obed-Edom because of the ark of God, sabi ng Bible. Ang word na bless means to speak words invoking divine favor with the intent that the person will have favorable circumstances and a blessed prosperous future. Ito po yung favor. Ito po yung blessing. Sa makatuwid, yung mga nagmamahal sa Diyos, when you love God's presence, God is beginning to speak words of blessing to your life. He speak divine favor. Okay? Pag nag-speak na si Lord ng divine favor sa'yo, magkakaroon ka ng mga favorable circumstances. Bigyan ko lang kayo ng illustration. Okay? Excited kasi ako, mabigyan kayo lahat ng favor. Kaya lang, ang requirements lang naman, in love lang kay Lord. Tingnan nyo to ha. Pag binigyan kayo ng favor, yung sweldo mong 5-digit, magiging 6-digit. Sino excited doon? Parang wala. Sino rito gusto mo 6-digit ang sweldo mo? Favor lang ni Lord yan, blessing. Eh sino rito gusto mo sa isang taon magkaroon ka ng 7-digit earnings? It could be a business na bubuksan mo. Divine favor eh. Ha? Sino sa inyo, magtataka kayo, meron kayong blessing ni Lord, favor ni Lord. Yung promotion mo, hindi isang angat, apat na angat. Yung dati mong swelde, 20,000, naging yung 6-digit. Mga kapatid, ano pa hinihintay nyo? Ha? Naniniwala po ko ang Diyos, He loves to bless people.
Isa lang ang gagawin natin. We love, maging presence lovers tayo. Ganda, the Lord has blessed. Tama, sino bless niya? The household, sabi niya. Tapos sa pangalawa, and all that he had. Tuwing binabasa ko po ito, all his household, yung presence ni God, pinoured out ang kanyang blessing that affected his entire household. Bawa, ikaw, una ka naging Kristiyano, tatay mo ibe-bless, nanay mo ibe-bless, kapatid mo ibe-bless, buo, pati katulong nyo sa bahay, mabe-bless. All his house, ang sabi ng Bible, it was affected. Your children will be given provision by God. Because everything was affected by God's presence. Nako, parang nararamdaman ko, mayroon dito makakakaroon ng magandang bahay. Ha? Meron dito matutuwa, makakapagpaaral ng anak na rin sa wakas. Meron dito makakapag-ipon ng pera, makakabili na sarili niya rin kotse. Di ba? Sa totoo lang, mga kapatid, bakit hindi natin pinag-uusapan itong blessing na ito? Eh, lahat naman tayo, sinasabi ng Bible, ito, physical blessing to, hindi lang to, at sila lahat ay lumapit sa Panginoon. Eh, ano to? Puro tayo prayer na walang manifestation. Dito, pinatunayan ni Lord, binless niya physical blessing. Ano palagay niyo kay Lord? Puro spiritual, hindi ho. The presence of God poured out the blessing that affected all his household, mga kapatid. His children was affected. His provision was affected. Everything was affected by the presence of God. Buong pamilya. Di ba sa first term, sabi, all he had been blessed ni Lord. This was a blessing that touches his animal, his crops, his family business, his marriage. Natouch pati yon. Ay nako, sarap-sarap siguro ma-in love kay Lord. Yun ang kulang sa atin. Nagiging religious tayo, but we really don't got in love with God. Si Lord po, bine-bless tayo. Kaya sinasabi nga sa Numbers, eh, no? The Lord bless you and keep you. The Lord make His face shine upon you and be gracious to you. The Lord lift up His countenance upon you and give you peace and keep you. You know, the God of heaven sent the blessing and He begin to provide protection over that blessing. Ang ganda nito, no? Blessing over you, blessing over your household, and He will keep watching on you to protect you and to protect your family. Increasing blessing yan is upon us. Kaya ako po ito, ginanahan akong i-share to sa inyo kasi sabi ko, Lord, wala naman ako ibang prayer sa tagadulo siya i-bless ng Panginoon. Kasi pag kayo pinagpala ng Diyos, makikita ng kamag-anak nyo, kapit-bahay nyo, ba't ka meron yan? Eh kasi naging presence lovers na yan eh. In love na kay Lord yan eh. Can I amen? Ano sabi ng Psalm 67 verse 7? God shall bless us and all the ends of the earth shall fear Him. Yan po sinasabi. Ha? Ano sabi ng Psalms 1:3? Sa 1 verse 3, He shall be like a tree planted by the rivers of water that bring forth fruit in its season, whose leaf also shall not wither, and whatever he does, it shall prosper. Ha? Ito yung pinakamabigat na verse na gustong-gusto ko. Proverbs 10:22. Isulat nyo to talaga. Ito yung blessing na ibibigay sa inyo ni Lord. Pakinggan nyo, ha? Proverbs chapter 10, verse 22. Ito, ha, sabi niya, the blessing of the Lord brings what? Wealth. It brings wealth. Tingnan nyo, ha? Without painful toil for it. Yung iba sa inyo, naiingit sa congressman. Naku, yumaman si congressman, si senador, si mayor, si governor. Oh, yumaman nyo, pero masakit ulo nun. Hinahabol ng kaso, iniimbestigihan. Pero alam nyo, pag sino nag-blessing sa'yo, walang kaso, walang investigasyon, walang sakit na ulo, ibibigay sa'yo ng Panginoon yan. Ha? Nagyabang yung isan, nakabili na daw siya ng bahay. Wah, mamayang konti, dahil hindi mo kasi mahal si Lord, manginginig ka dyan kasi wala kang panghulog. Bumili ka ng kotse, araw-araw kinakabahan ka. Sabi ng Bible, pag ang blessing galing sa Diyos, pag bumili ka ng sasakyan, hindi ka kinakabahan. Baka mahila, hindi ka kinakabahan. Blessing sa'yo ni Lord dyan eh. Si Lord gusto niya magbigay ng blessing na hindi ka kinakabahan. Baka mawala kotse ko, baka kunin ng bahay. Hala, hala, hala. Anong klaseng blessing yan? Basahin niyo Bible verse na binigay ko. Sa 10:22 sabi ng Bible, the blessing of the Lord brings wealth without painful toil for it.
Yung iba sa inyo, bago magkabahay, 30 years. Pero dahil binless ka ni Lord, imbis na 30 years, 3 years lang bayad na. Favor yun eh, di ba? Tama? Walang kahirap-hirap. Yung lahat ng mga kaopisina mo, bago ma-promote, kandarapa, sip-sip dito, sip-sip doon, lahat, kapalmoks, lahat. Ikaw, nakangiti ka lang. Ikaw yung pinopromote ng boss mo. Bakit? Tatlong doble. Bakit? Eh, binless ka ni Lord. Bakit? Ba't binless yan? In love sa Diyos. Presence lovers yan eh. Sino po gusto maging presence lovers? Hindi nyo nakikita siguro to. Makinig po kayo. Pag sinabi ko pong blessing of the Lord will bring wealth, ibig sabihin po nito, magkakaroon ka ng increased financial blessing. Taas yung gustong makuha. Lord, I want increased financial blessing. Ha? Increased friendship. Para may prayer portrait ka, maborn again yung mga kaibigan mo. Mag-i-increase yung friendship mo. Mag-i-increase yung grace ni Lord sa buhay mo. Mag-i-increase yung influence mo tsaka promotions ng buhay mo. Ha? Mag-i-increase yung protection mo from your enemies. And for those people who plan to harm you, ipoprotect ka ni Lord. No, magkakaroon kayo ng maraming spiritual blessing. Revelation, wisdom, knowledge, and grabing blessing to. Ha? Ibibigay sa atin ito po ng Panginoon. At agit sa lahat yung increased peace in your spirit and peace in the events surrounding you and your household. Antindi ko kasi. Kaya tuwan-tuwa dito po kayo. Matindi yung pinless sa kanya. Okay. Ito po, sabi ko sa inyo, increase blessing, i-release. Ang pang-apat po, we become addicted to the presence. So hungry for God's presence. Okay? Ang word na addiction, nung bata po kasi, okay, uso po yung mga, nasama po ako sa mga nagda-drugs eh. Bagay. Addiction means physically and mentally dependent on a particular substance. You are unable to stop taking it. Enthusiastically devoted tayo to a very particular thing or activity. Na-addict tayo. Alam nyo ba? Alam nyo ba yung sabihin, na-addict ka sa Diyos? No? Yung parang, pag nagpunta ka sa church Sunday dito, parang gusto mo araw-araw Sunday, sana araw-araw Linggo. Ha? Naalala ko po nun, meron tayong office dun sa Recto. Eh, sarado pa po yung office, alas 7 ng umaga. Nagbubukas kami, 9. Yung mga estudyante, nagpupunta po dun, alas 7 pa lang ng umaga. Sabi ko doon sa mga estudyante, mga taga-UE yung tanda ko eh. Sister, alas 7 pa lang, alas 9 pa bukas. Sabi niya, Kuya Uriel, pwede mo papasukin mo na lang kami, bakit? Magpe-pray na lang po ako, bakit? Ewan ko ba, Kuya Uriel, parang pag andito ako sa church natin, parang angga-anggaan ang pakiramdam ko. Di pinapasok ko siya, pagpasok sa baha, sa church, nagkwento siya sa akin. Alam mo, Kuya Uriel, yung nanay-tatay ko nag-iwalay. Nasa nanay ko ako ngayon. Kaya lang yung nanay ko, lagi akong sinesermonan. Parang wala akong kwentang anak sa kanya eh. Kaya gusto ko dito sa church kasi dito nararamdaman ko yung pag-ibig ng Diyos sa akin. At nung minahal ako ng Diyos, sa aking kapangitan ng buhay ko, Bishop, Kuya Uriel, sabi niya sa akin, natuto na ako magmahal sa Diyos ngayon. Natuto ko ng mahalin ng Diyos. Kaya nag-pray ako, Kuya Uriel, umaga pa lang pupunta na ako sa templo mo. Papasukin mo naman ako, Kuya Uriel. Gusto ko manalangin. Gusto ko ipadama yung pag-ibig ko sa kanya. Gusto ko lang mag-worship. Ang ginagawa ko sa kanya, nilalagyan ko nung, meron kami mga walls noon, no, parang mga blackboard, yung pang divider. Papasok ko siya doon. Tapos, endo na siya. Tapos papanoorin ko, kumakanta, nakapikit mag-isa. She loved the presence of the Lord. As you know, siyempre, gagraduate, mag-aasawa. Tinitingnan ko life niya. Ito yung bata na yun. Tanda-tanda ko, kilala ko mukha nito. Pangalan, hindi ko makakalimutan eh. Ito yung alas 7 ng umaga, pupunta sa church. Gusto lang ng isang lugar na ma-express niya yung pag-ibig niya. Kumakanta lang po. Sa kanya ko nakita yung addicted sa presence of God. Siya lang po yung nakita. Nakita ko po talaga siya. Ito, addicto sa presensya ng Panginoon. No? At nakita ko po yung kagustuhan ng kanyang heart, no? Minsan po, pag yung mga dito, parang dito sa Cuneta Astrodome, yung iba po sa atin, pag nagpunta po dito, ang simula, alas dos, alas dosi pa lang, andito na. Yung bang, ano gagawin mo dito? Asher ka ba? Hindi po. Eh, nagpunta, kung ano po yung pwede ko maitulong, tutulong na lang po ako. Basta mahalaga, nasa loob na ako ng presence ni Lord. Yung ganun salita, nakakatuwa eh. Diba? Sino sa inyo, are you aware that when you enter this place, this house becomes the place of God's presence? Amen. May mga tao addicted sa gambling. Ha? They spend money for drugs, drinking, smoking.
Yung iba addicted sa weight loss, iba naman sa exercise, iba addicted sa chocolate, iba addicted sa Facebook, sa Instagram. Okay, may mga addictive behavior po tayo na nag-i-involve tayo doon. Hallelujah. But what about right now? Are you addicted to the presence of the Lord? Yan po kailangan natin. Now, may babasahin po ako sa inyo dito, no? Sa 1 Chronicles 15:8. Sa 15:8, 1 Chronicles. Okay? Tingnan niyo po itong ipapabasahin ko sa inyo. Kasi dito po mapapansin niyo yung addictions. Diba? Kinuha na ni David yung ark, dadali na doon. Alam niyo, ginawa nitong si Obed-Edom. Di wala na sa bahay niya. 3 months lang eh. So nakuha na yung Ark of the Covenant. Wala na yung presence of God. Alam mo ginawa niya? Pag binasa niyo po ito sa 1 Chronicles 15 verse 8. Ang ganda. Ito po, babasahin ko, no? And with them, the brethren of the second rank, Zechariah, Ben-Jasiel, Shemiramoth, Jehiel, Uni, Eliab, Benaiah, Maaseiah, Matitiah, Elipele, Milkena, Obed-Edom, and Jelel. The gatekeepers. Ha? Lagay mo, kapatid. 15 verse 8 yung dulo. 18, kapatid, verse 18. So verse 18, mapapansin niyo po yung pangalan nitong si Obed-Edom. The gatekeepers. Say that word, gatekeepers. Okay, ano ang gatekeeper po? Ibig sabihin, si Obed-Edom, nandun sa bahay niya, nung kinuha na yung ark, addict, hindi pumayag na umalis, hindi niya babay, hindi, sumunod. Sumunod, hinabol yung ark. At ang sabi ng Bible, this Obed-Edom moved from his house to Jerusalem to become a gatekeeper. In fact, the Bible told me that he became a musician, a doorkeeper of the ark. Ang doorkeeper po sa Bible, ibig sabihin ito, the one who control access, mga kapatid. Doon sa loob ng tabernacle ni David, yung gates po were praise and thanksgiving, wala pong physical na gates po doon. Siya lang nagbabantay. Gatekeeper po siya. Para bang nandun lang sa bahay, ano ginagawa ni Obed-Edom nung nandun sa Ark of the Covenant sa bahay niya? Malamang po, dahil nandun yung Ark of the Covenant, Obed-Edom learned to kneel before God and worship the Lord. He learned how to worship the Lord every day for the next 90 days. Nung pag-alis na po ng ark, sanay na siya mag-worship. Nung wala na yung ark, wala yung presensya. Ayaw niya mag-worship na walang presence of God. Sumunod talaga dun sa tabernacle ni David. Naging gatekeeper. Sabi niya ganito, Sir, hindi ka na pwede pumasok dito kasi pang high priest lang to eh. Ganun po ba? Sir, pwede mong ako na lang magkabantay? Grabe, addict talaga eh. Pasingot-singot. Yung presence ni Lord nasa loob. Ando lang siya sa gate. Pag bubuksan yung tent, sinisingot yung presensya ng Panginoon. Why? Kasi po, nasa kanyang kamay yung access. Siya po yung naging gatekeeper. Ibig sabihin, pag gatekeeper ka, pag gatekeeper ka ng presence ni Lord, you don't allow darkness would come into your life. Kaya yung mga nagmamahal po sa presensya ni Lord, hindi mo makikita magsusugal yan, magbibisyo yan. Kasi hindi niya inaalaw yung dark makapasok. Kasi siya ang gatekeeper. Darkness is not allowed in my life. Basahin niyo po yung mga verses na ito. Dito makita si Obed-Edom po, naging musicians po. No? Nung binabasa ko po ito, no? Naging doorkeeper of the ark. Basahin niyo po dito, 15 verse 24, chapter 15. Sa verse 24, mababasa niyo, sobrang addict ni Obed-Edom. Sabi ng Bible, Shebaniah, Jehoshaphat, Joshaphat, Netanel, Amasai, Zechariah, Benaiah, and Eliezer the priest were to blow the trumpets before the ark of God. Obed-Edom and Jehiah were also to be doorkeepers for the ark. Naging doorkeeper sila ng ark. Addict talaga eh. No? Hindi kontento na nasa bahay niya. Nung kinuha, sinundan. Obed-Edom was a gatekeeper of praise and worship. Obed-Edom constantly entered into the presence of God. Because Obed-Edom knew the power of God's presence. He knew the purity of that presence. He knows how to approach. Meron siyang attitude to approach. Why? Because he had 3 months personal encounter with the presence of God. Sa madaling salita, Obed-Edom had love and desire to volunteer. Nag-volunteer na siya. Gusto kong kasama yung ark all the time. Until one day he was marked
by the presence of God. He was addicted, mga kapatid. He was motivated by a love that others could not see, mga kapatid. The presence of God changes his motive. It will change your motive. Kaya nga po, ang Obed principle, pag pinag-aralan nyo, because God does bless my house, I choose to bless God's house. Wow, nakita nyo? Binless mo, Lord, yung bahay ko. Ibe-bless ko din yung bahay mo. Madali mong malaman yung mga presence lovers. Ha? Binless ni Lord ang family mo, binless ka ang trabaho mo, binless ang business mo. Tanong ko sa'yo, kaya mong i-bless ang church? Ha? Hindi ka nga nagtatouch and offering eh. Gusto mo lang ikaw ang i-bless ng presence ni Lord. Pero si Obed-Edom, dahil binless yung kanyang household, naglingkod sa church, sa tabernacle. Binless niya yung house. Ganyan po ang application niyan. If you are blessed by God, your household, and all that is within you, now it's your turn. You choose to bless God's house. Ibig po sabihin, the success of our house, it becomes the success of God's house. Naka-intertwine po yan. Huwag niyong kakalimutan, ibe-bless ng Panginoon ang tahanan mo, ibe-bless ni Lord ang simbahan mo. Hindi pwedeng ikaw lang bine-bless yung simbahan, abe-bless. Hindi pwedeng simbahan lang na be-bless yung bahay mo, hindi. No. When you become part of the family of God, your family and in church, nakakadena yon. Ibe-bless ni Lord, pareho yan, mga kapatid. Ha? Because God desires to bless your house and the house of God. Can I have amen? Huwag niyong kakalimutan, staying close to the presence of God is a decision. Decision mo yan, kapatid. Yung pumunta ka ng Sunday dito, decision mo yan. Para ipakita mo, Lord, mahal kita. Tatablayin ko lahat. Wala, ayoko manood ng sine, mag-church ako. Because I love God's presence. Ha? Pastor, ang layo ng bahay ko, nasa Antipolo pa ako, malapit lang yan. Si Kristo, mula sa langit, bumaba, layo nun. Para lang mahalin ako. Biro mo, gano'ng kalayo? He came from heaven to earth. Gano'ng kalayo yun? Samantalang ako, Antipolo lang, nalalayuan pa. Lord, mahal mo ako. Kahit malayo, pinuntahan mo ako. Ako, Lord, Antipolo lang ako, pupuntahan kita. Because staying close to the presence of God is a decision. Mga kapatid, sino sa inyo magde-decide sa hapong ito? I want to stay close with God's presence. Hallelujah. It's your decision. It's your priority, kamatid. It's a prayer decision. It's a lifestyle decision of who you will be with your life. Ako, pag mag-asawa ako, pag yung asawa niyo walang hilig sa Diyos, iwanan niyo. Sabihin niyo, hoy, mag-asawa ka, binata ka. Tingnan mo muna yung babae. Baka yung babae niya, di naman pala niyang gusto presensya ng Lord. Baka mabagulo ka lang. Dapat ang mapangasawa niyo, lovers din ng God's presence para sabay kayo nagsisimba. Amen po ba? Sino sa inyo naniniwala, hindi aksidente, nagsimba ka ngayon, may plano ang Diyos sa iyo. Tinuturuan kang magmahal sa Kanya at unahin mo siya. Tama? To go to the house of God is a decision. To go to yourself is a decision. To continue loving God is a decision. It's a decision, mga kapatid. So ano sabi sa kanya? Obed-Edom, pwede bang iwanan ko muna yung aking, yung Ark of the Covenant? Sino may sabi? Yung mahal na rin si David. Nako, kahit hindi sa ibig ni David, pasok mo na kagad. O di pumasok yun. Eh, madali mo malaman eh. Wala na, tinanggal na eh. Nahabol pa rin eh. Oh, asa ka pumunta? Sir, sunod lang ako. Bakit? Saan nyo ba dadalhin yung Ark? Eh, babalik na sa templo yan. Sir, sandali. Pag nasa templo yan, hindi na makapasok. Wala na. Talagang ibabalik na dyan. Para pagpalain ng buong Israel. Sir, apply ako. Musikero na lang ako. Ako taga-tugtog. Ha? O yung mga taga-tugtog dito. Do you know that how privileged it is to become a musician in the temple of God? Ha? Alam nyo ba kung gaano kahalaga yan? Alam nyo, nakakalungkot mga kapatid. Pag kayo pinili ng Diyos na kayo taga-tugtog sa templo ng Diyos, what a great blessing yan. Pag kayo tumutugtog yan, sumpaan mo ang Diyos. Panginoon, di ko ito bibitawan. Hanggang sa mamatay ako, Lord, maglilingkod ako dito, Lord. Yung bang kahit na si Bishop Uriel, ayaw na ako patugtugin, tutugtog pa rin ako. Ha? Dapat ganun. Ito yung ginawa ni si Obed-Edom, ganun. Oh, hindi ka na pwede sumunod kasi sa templo na to, pwede ba akong musikero? Sige, mag-practice ka muna. Nag-musikero. Hindi pa kontento. Kasi, season na yung tugtugan eh. Pwede ba ako na lang ang gwardya? Gwardya? Musikero ka na. Hindi, gwardya pa. Gwardya pa ako. Ako magpapatay sa pintuan.
Hindi ba tumutugtog ko na? Hindi palagi. Gusto ko talaga sa, addicted talaga to sa presence ni Lord. Di ba? Kaya kita niyo dito sa dulos, nag-a-usher na, nag-music pa, nagpo-production pa. Lagi yan doon, addict eh. Bakit? Alam nila, ibig sabihin po, nang we love the house of the Lord. Mga kapatid, it's a decision if you want to do that. Oh? Hallelujah. I cannot imagine, mga kapatid, mga religious person, yung mga religious people, they can live without the practice of the presence of God. Paalala ko lang po sa inyo, sa lahat kayong mga musikero, tingnan niyo po ito si Obed-Edom. Si Obed-Edom, nung simula siya na maging musikero, hindi na umalis. Nung simula siya naging gatekeeper, hindi na siya umalis. Walang ahad lang sa akin, kasi decision ko na to. Kasi po, kung kayo po yung magsaserve sa presence ni Lord, I will repeat, it's a decision. Magde-decide po kayo dyan. Hindi kayo aalis sa pagiging musikero kasi may problema. Hindi po, doon pa rin yan. Hindi kayo aayaw sa pag-aasher o kasi nagkaroon kayo ng sama ng loob. Hindi po, huwag niyong gagawin yan. Bakit? Wala ka na may kakasama ng loob sa Diyos ha. Kung may kasama ka ng loob ng kasakapwa mo, hindi mag-usap po yun para wala ka ng sama ng loob. Di ba? Bakit umaayaw yung iba sa music, masama ang loob? Bakit umaalis yung iba sa ushering, masama ang loob? Eh, hayaan nyo ba yung sama ng loob? Mawawala ka na sa presensya ng Panginoon? Tandaan nyo, mga kapatid, si Obed-Edom, ginawa niya ang lahat, maka-close lang. I just want to be close with the ark. Gusto kong mapalapit. No? Ako po yung natutuwa ng mga bata. Bata pa po akong pastor. Natutuwa ako sa mga kabataan. No? Eh, magsiservice kami sa youth, magsiservice kami sa young adult, magsiservice kami sa Sunday. Minsan, ang youth namin, apat na service, no? Tatlong service. Kung sino yung musikero nung gandulo siya, pagod na pagod, papakainin mo lang sila ng sandwich, okay lang. Hanga po ako. Why? Kasi po, yung heart nila, they just want to be in the presence of God. Ang pinakahuling effect po, mga kapatid, okay? Yung supernatural advances, advantage abound. Ito po yung panlima, no? Naging song keeper siya, naging doorkeeper siya, naging watcher siya ng God's presence. And he receives psalms written by David in the presence of the Lord. Kaya nga po, magbabanggit po ako, pag kayo po, na ang advantage po ng God's presence, pag in love kayo sa presence ni Lord, napansin ko, ganito, no? May great strength advantage sa inyo. Nagpapalakas ito. Ito yung dinakita ng marami. Bakit ako aalis dito sa musikero? Bakit? Hindi nyo ba alam, diyan kayo makakakuha ng strength advantage? 1 Chronicles 16:11. Papakita ko sa inyo na yung mga tumutugtog dito, may hirapan kayo itumba yan. Lalakas yan. Bakit? Basahin nyo ha. 16:11 ng 1 Chronicles. Basahin natin ha. Sabi ng Bible, seek the Lord and His strength. Seek His face evermore. Look to the Lord and His strength. Seek His face always. Hanapin mo palagi ang presensya ng Lord and His strength. Papalakasin tayo dito. Ang presence ni Lord nagpapalakas sa atin. Seek the Lord and His strength. Okay? Sabi ng Bible, God will make you strong. Ha? Sa Bible, ang word na strength is, ang strength po ganito, power to resist attack. Lakas yan. Magtataka kayo, may mga Christian, dahil they always dwell in the presence of the Lord, madali silang mag-resist sa attack. Alam niyo po, yung mga walang presence ni Lord, ang daling itumba. They cannot resist the attack. Ito pa, they have the power, yung strength po ng Bible na sinasabi, meron silang power to resist the attack. Pangalawa, meron silang power to resist strain. Meron silang durability, tumatagal po sila. Okay? Ito pa matanda, ang lahat po ng may strength na galing kay Lord, they have the power to hold their position. Hindi sila aalis doon. Hindi sila nanghihina. Ano man problema, pagsubok, they stay there. Kasi po yung power ng presence ni Lord nasa kanila. The strength, the might, and the conditions, nasa kanila po. Ha? Sa ibang verse po, ang sabi po ng word na strength is where one can exert great force or withstand great force. Okay? Dato lang po, the presence of God makes us strong. Hindi lamang po yung strength na binibigay sa atin. Ang presence ni Lord, ito po yung nagbibigay ng strength to resist temptations. Yan din po ang nagtutumba ng mga temptation natin. Meron tayong strength to obey God's commandment. We have power to love people, to be patient,
to persevere in widely difficult times, to rest in God, in Him, and to lift our hands. Hallelujah. And the presence of God can change our life to advantage point. Diba? Kaya po, bago po ako magwakas, gusto ko pong sabihin sa inyo, kailangan natin ang pag-ibig ng presensya ng Panginoon. Taas yung kamay na gusto mo, Lord, I love the presence of the Lord. Ha? Taas yung kamay, Pastor, I love the presence of the Lord. Tingnan mo yung katabi mo, sabi mo, I love the presence of the Lord. Mga kapatid, we are presence lovers, seeking God to saturate our lives and our churches with the presence of the Lord, mga kapatid. Because when the presence of God comes to our life, things begin to change, things begin to happen. Amen? Tingnan mo yung katabi mo, ibe-bless din. Ulitin ko, people are energized by the moving of the Spirit and His presence. Amen? Sa hapon pong ito, meron dito, may mga tao po dito, they will yield their lives to God with abandonment because they love the presence of God. Do you know? You will see all the demonic spirit will be damaged. Masisira po lahat. Lahat po ng stronghold ni Satan mabubroken once we dwell in the presence of the Lord. Yung mga damaged relationships sa inyong family, marirepair po, may heal. Pag nagkaroon po kayo ng encounter sa presence of the Lord. Hallelujah. Kaya po sa hapon pong ito, sabi mo sa katimo, I am Obed-Edom. Sabi mo, I am a presence lovers. Sabi mo sa katimo, I am addicted to God's presence. Sabi mo, I want to grow in the presence of the Lord. Mga kapatid, let us love and keep loving the presence of the Lord. Tumayo tayo lahat, mga kapatid. Sino rito yung gusto mo yung presensya ng Panginoon? Sabi ko sa inyo, umanda na kayo. Be-bless ni Lord ang family mo and all that you had. Say amen. Unahin natin ang presensya ng Panginoon. Wag yung guguluhin yung schedule. Pag kay Lord, kay Lord. Amen. Pag kay Lord, kay Lord. Presence lovers tayo. If it so happens sa umaga hapon pong ito, may pumunta po dito mga first timer. Kung first timer po kayo, I'd like to encourage you. Baka hindi nyo ba po nararanasang makadaumpalad ang presensya ng Panginoon. Sa lahat po ng ating mga first timer, I offer to you, why not come to the presence of the Lord and give your life to Him. Amen? Mag-worship po tayo ngayon. Pwede bang tawag yung ating worship team, please? Pwede bang ilagay yung ating lyrics? Lahat po ng gustong matuto, Lord, meron ba ditong, Bishop, gusto ko po maging presence lovers? Siguro hindi nyo pa nararanasan maging presence lovers. I want you to come forward because I will pray for you. Because God will give you special anointing that God will help you to become a presence lovers. Kung kayo po yung first time gusto nyo, yung sabi mo lang, gusto ko Diyos, gusto ko Panginoon sa buhay ko, just come here because I just want to pray for you. Okay? Sige po, punta tayo sa harapan mga kapatid. Hallelujah. Just come to the presence of the Lord. Let's just worship our God. You're the one that I long for. Worship you, Jesus, is my soul's desire. For this very heart you have shaped for your pleasure, purpose to lift your name high. Here in surrender, in pure adoration, empty your cross with an offering of praise. For I am your servant, come to bring you glory. Cause it speaks for the word of your hand. Sing and worship Him. Now unto the Lamb who sits on the throne be glory and honor and praise. All creations presents with a song, worship and praise, Lord. Oh, Lord.
place of prayer. Give your heart to Jesus. Come to Him. Hallelujah. Just worship Him. And dwelling within me, only Jesus ways. Ever sway me, I run till I finish the race. Worship and praise to Lord. Now unto the Lamb who sits on the throne, bring glory and honor and praise. All eternity echoes the song. Worship and praise, Lord. Starting day when they brought the ark to his house, what is the ano kaya respond doon ni Obed-Edom, right? When the ark of God was there, the center of God's presence in the life of Israel. Imagine it goes to your house. What do you do? Hindi kayo pwede mag-away mag-asawa na doon ang presence ni Lord. Hindi kayo pwede manggulo na doon ang presence ni Lord. Most likely, Obed-Edom, from morning to evening, he just bow and worship the Lord. And for the next 90 days, natuto siyang mag-worship siguro. Siguro, but for that 90 days, he just love and enjoy a daily worship. Umaga hanggang gabi, siya yung high priest sa loob ng tahanan na yun, siya yung priest. No one except him with the presence of the Lord. Hindi po nakakapagtaka nung dinala na po yung Ark of the Covenant. He longed for that presence of God. You know what? That is my prayer. But one day, kapatid, one day, wala nang ibang pinakamasarap puntahan kundi ang presensya ng Panginoon sa buhay mo.
Yung bang walang kasinsarap. Hallelujah. Yung magpuri ka, magpasalamat ka sa Diyos na hindi mo ginagawa to noon. Hindi mo ginagawa. Because probably by ignorance, because you don't know how important is the presence of the Lord. And you don't know how to worship God. Some of you, you came here and you were amazed. But ganito, ano meron dito? But you can feel something inside of you that parang I feel that I was made for this. You know, the first time I came to a church and nag-worship po, I don't know how to worship. I don't know how to respond. But one thing is for sure, naramdaman ko sa heart ko, bakit ngayon ko lang ito naranasan? I was asking, this is so amazing. It is so powerful. I know deep inside my heart, I can say, I was made for this. I was made to worship God. And for the first 21 years of my life, I never even worshiped the Lord. I'm so religious, but never get into the presence of the Lord. And I was meditating on this story that for the next 90 days, Obed-Edom just kneeled down before God. Just enjoy the presence of God. Probably the children niya, asawa niya, they're watching him, how he worshiped. I don't know kung si Obed-Edom, kumakanta rin siya nung kinakanta natin yan. Diba? Kinakanta niya ba rin yung song na to? No? Yung heart niya, Lord, I don't expect this, but it's here now, Lord. I don't anticipate this. It's a surprise that I'm now in the middle of God's presence. Alam niyo, pag naranasan niyo po yan, mimiti-himitiin niyo araw-araw, maniwala po kayo. The first time I experienced worship, dyan lang po yan sa tapat ng Arroyo College, sa JIL. Isang parang open field lang. When they begin to worship God, kinilabutan ako. Sabi ko, ano itong nararamdaman ko? It's so weird for me because yung balahibo ko tumatayo, we are worshiping. People are worshiping God. They were lifting up their hands. Ako, di ako marunong. But I enjoyed the presence of the Lord during that time. Isa lang naalala ko po nun. Pagkatapos po, paglabas ko doon sa worship, ang saya-saya ng puso ko. Never been in my life, never experienced that. I don't know what's happening in my life, my heart during that time. But alam nyo, Monday po, bumalik ako sa school, nag-aaral po ako. On Monday, I begin to open my Bible. I begin to play yung sa tape ng worship song. Pinahiram ako ng kaibigan ko. I begin to play that. Tapos, may nag-invite sa akin Bible study ng Monday. Said, I want to come. Suddenly, my heart changed. Biglang nagustuhan ko. Para bang, this is my life. I was born for this. I know, mga kapatid, I know during the time, God revealed it to me na, Uriel, you are born for that. You are born to worship the Lord your God. You are born for that. Ha? Kaya ka pinanganak. Because God wants you to be a worshiper. Amen? And now you become addicted to God's presence. Walang linggo na umabsent ako simula noon araw na yun. Pag hindi ako nagpapalig kasi baka mawala tapos na yung kantahan. Para sa akin yung kantahan, yun ang isang pinakamahalaga because that's the time I enjoy the presence of the Lord. Until one day, alam niyo nangyari sa akin, I no longer wanted just to go to church on Sunday. I begin to tell the people, hey, what can I do to serve? I want to serve God. Yun ang nagsimula ang pagliligo. Una sa presensya lang ni Lord. But later on, di na ako nakontento. Parang si Obed-Edom, sinusundan-sundan ko na nasa ng gawain ng Panginoon. Nasaan ang gawain ng Panginoon? Ano pwede kong gawin? Nagsimula akong taga-bukan, taga-erase ng blackboard, taga-alari ng church, nagpe-pray ko. Because just to be in the prayer, gusto ko maging gatekeeper. Gusto ko maging, hanggang sa naging gitarista ako ng church, sabi ko, I just want here. Nung nagpastor na po ako, ako pa rin po ang gitarista. Nagtataka yung mga tao, ba't ikaw naging gitarista? Si Bishop pala, ako na unang gitara, tapos ako naging bass guitar, tapos naging ako naging pianista, ako naging drummer. So lahat ng, pinaso ko lahat. Alam niyo bakit? Because gusto ko, when the presence of God comes, I am in the middle of that place. Hallelujah. Wala sa akin nagpaalis sa worship team. Talagang ipinaglabang ko yon. Wala, hindi ko umaalis. Hindi ako umaalis. I will fight for it because I'm a gatekeeper. Diyan ako, hindi ko hayaang mag-access sa Satan sa life ko. I am a gatekeeper and I love to dwell in the presence of God.
Alam nyo, magwawakas ako, be praying for you. I pray magkaroon kayo ng supernatural experience ng presence ni Lord araw-araw sa buhay mo. Hallelujah. Hallelujah. Just the experience by it, super, sulit na. But God, they told us that because of the ark of the Lord, God blessed the whole household. Yan palang worship, yan palang presensya, yan pala yung pintuan ng pagpapala na bumubuo sa pamilya natin. Yan pala ang pintuan. So kung wala kayong presence, wala kayong worship life, wala kayong presence of God, parang nakasara ang buhay natin. Hindi makapasok yung blessing. Hindi makapasok yung favor. Eh kanina binabanggit ko sa inyo, gawin nyo lang ang sarili nyong mapagmahal. Maging presence lovers kayo. Yung bang sa Tagalog, in love lang ako kay Lord. Ha? Minsan sabi sa akin, ba't pag kumakanta ka, nakataas kamay? Sabi ko, pare, pasensya ka na, hindi mo ako naintindihan eh. Hindi mo alam ang pinanggalingan ko. I was a sinner. And I was saved by Him. My life is useless. My life, I hate my life. But this Jesus saved me. How can I not worship Him? Do you know that I suffer so bad? I got a bad experience. Do you know I almost take my life when I don't have God in my life? Until one day, God found me. God saved me. Paano kung hindi magpupuri sa Kanya? Sabihin nyo, paano? For the last 34 years, I've been serving the Lord. Hindi ako nagsasawa. Kasama ko, mayaw na, nagsawa na, nag-quit na. But Oriel is still here. Because I know God deserves my worship. God deserves my thanksgiving. Kailan kayo magsisimula? Kailan? Sino sa inyo magsisimula na kayo na maging presence lovers ng Panginoon? I want you to raise up your hands right now. You want to start to become a presence lovers. Hallelujah. Heavenly Father, we just want to say, God, thank you for all the things that you have done in our life, Lord. We are sinners worthless, Lord. Not worthy of this salvation that you offer to us, Lord. Father God, indeed, we enjoy this world, we enjoy sin, and we enjoy all the satanic temptation, Lord. Everything that Satan has offered to us, Lord, we receive and accept it. But today, God, we realize that it's the presence of God, it's God Himself that could bring healing, restoration, and change in our life, Lord. Today, in-offer namin sa iyo, Panginoon, ang aming buhay muli, Panginoon. Lord, I pray doon sa mga first-timer na narito, Lord, patawarin mo kami, Panginoon, kung hindi kami nakapagmahal sa iyo, Lord. Sa oras na ito, Panginoon, binubuksan namin ang puso sa iyo. Tinatanggap ka namin bilang aming bagong Panginoon at Diyos ng buhay namin. Pinagsisisihan namin lahat ng aming mga kasalanan, Panginoon. Lord, bigyan mo ako ng chance to start a new life, Lord. I want to start a new life with you, Lord. Gamitin mo, Panginoon, ang araw na ito so that I could start all over again, Lord God. I want to become the presence lovers, God. I want what Obed-Edom have in his heart, Lord. Today, thank you, God, because you have just opened the door for me to come into your presence. And I want to come in, Lord God, to your presence. I want to welcome your presence in my life, Lord God. I want Jesus to come into my heart. I want Jesus to be in my life right now, right here, Lord. The beginning of a new life starts and begins here right now, Lord. Panginoon, I just pray for everyone, Lord God, for every family and household that is represented in this room. Lord, I pray, bisitahin mo, Lord, ang bawat bahay, Lord, ang bawat bahay. Lord, sa oras pong ito, ang bawat tahanan, wini-welcome namin ang presence mo, Lord. Ang iyong banal na salita, wini-welcome namin. Ang iyong kapangyarihan, wini-welcome namin. At higit sa lahat, Ama, yung plano mo sa buhay po namin. Sinusurrender namin ang aming life sa iyo, Panginoon. Hallelujah. At Ama, I pray for all these people who come to the altar. May you bless them, Lord. May you empower them. And may you give them God's favor because they love you. Starting today, God, love has been born in our heart. We love Jesus. We love Jesus. Hallelujah.
Tingin po kayo lahat sa akin. Hallelujah. Alam niyo, pinakamasarap na buhay is when you start up a new life. Mga lahat po ng mga VIP dito, ang pinakamasarap na buhay, sasabihin ko sa iyo, is when you start up a new life. Mag-start kayo. Yung bagong buhay, ang sarap po. Ako po'y dumaan. You know, ang isa lang ang problema doon sa mga bago, it's so hard to start a new life without someone helping you. That's why, lahat po na nag-invite sa inyo, lalapitan kayo niyan at sasabihin sa inyo, can I help you to start up your new life? Sino rito yung gusto mo mag-start up ng new life? Ha? I know lahat po ng first-timer dito, they want to start up a new life. Amen? Listen very carefully. Your friends that invite you can help you because we are here to help you to find your way back to God, and now we are trying to help you to start up your new life. Life like Obed-Edom who hunger and thirst for the presence of God. Simula sa araw na ito, ulitin ko, mahirap magsimula ng buhay kay Jesus kung walang tumutulong sa iyo. Kaya po may church, may tumutulong sa inyo. I want you to get connected with your friends that invites you. And I promise you, yung team po nila na yan, tutulungan po kayo makapag-start ng bagong life. Amen? Sa Linggo, andito ulit tayo. Ha? Bago kayo pumasok sa Sunday, sabihin mo, pag pumapasok ka, Lord, andito na naman ako. Because of you, Lord. Hindi ako nagpupunta dahil si Bishop Pori lang speaker. Andito ako, Lord, para sa'yo. Kasi I love your presence. I want to worship you. Amen? Sino rito pupunta sa Sunday? Because you are here, you want to dwell in the presence of the Lord. We will enter His gate with thanksgiving in our heart. And we will praise Him. Amen? Pwede bang yung babae sa babae, lalaki sa lalaki, bigyan, yakapin nyo nga sila, sabihin mo, yakap to ng presensya ng Panginoon. Sige, yakapin nyo yung mga lalaki at mga babae. Hallelujah. Palakpakan natin ng Panginoon.